So welcome nga mga idol sa ating video ngayon at sa ating mga balitang NBA. Ngayon titingnan natin at pag-uusapan ang naging groundbreaking ceremony ng Los Angeles Clippers sa kanilang bagong arena at ang naging reply ni LeBron James. Dahil mga idol, pinost kasi sa Twitter ang isang clip nito nila Kawhi Leonard at ni Paul George habang pinapanood nga ang groundbreaking ceremony ng kanilang bagong arena. At hindi nga masyado maganda ang mga naging reaksyon nito ni Kawhi Leonard at ni Paul George habang merong ang nagpe-perform sa kanilang harapan. Tingnan nyo tong clip na ito mga idol. At matapos ngang mag-viral yung video na yan mga idol sa Twitter, etong si LeBron James ay nakita nga ito at hindi nga napigilang mag-reply ni LeBron James dito sa post na ito. Nireplyan niya nga ito mga idol ng panay laughing emoji. Hindi siguro mapigilan ito ni LeBron James ang kanyang tawa at na-i-post niya pa nga ito at nireply sa viral clip nga nito ni Kawhi Leonard at Paul George na parabang hindi nga masaya sa groundbreaking ceremony ng bagong ang arena ng Los Angeles Clippers. So anyways mga idol, yan nga ang balita natin about dito sa Clippers at kay LeBron James. I-commento nyo lang ang inyong salobin sa ating comment section. At sa ating next balita naman, eto nga si Mark Gasol ay nababali-balita nga na maaaring nga mapunta sa Golden State Warriors. Ayon nga sa report nito mga idol, Mark Gasol a name to watch for Golden State Warriors if he leaves Spain. Diba nga't na-trade nga itong si Mark Gasol mga idol sa kanyang dating team na Memphis Grizzlies. At meron nga ata silang agreement na i-wave nga nila itong si Gasol at dun nga lang siya sa Spain para nga makasama ang kanyang pamilya. Pero ito mga idol, latest report kay Mark Gasol na maaari nga daw siyang mapunta sa team ng Golden State Warriors. At sa tingin ko mga idol, magandang ang fit itong si Gasol dito nga sa Golden State dahil alam naman natin ang laruan ng team ng Golden State. Diba halos focus nga nila ay panay 3-point shooting. At itong si Mark Gasol mga idol ay big man center na may shooting kaya perfect fit niya siya sa Golden State. So abangan na lang natin mga idol ang mga susunod pang update about dito kay Mark Gasol at sa team ng Golden State Warriors. At sa ating last balita naman, tingnan natin ang mga naging prediction niya ng ESPN para nga sa Defensive Player of the Year next season. Ang number 1 nga nila ay ang reigning Defensive Player of the Year na si Rudy Gobert. Nagbotohan sila mga idol at si Gobert ay meron ngang 40 points. Pumapangalawa naman sa kanya ay si Anthony Davis na may 33 points, may 33 na votes. At pangatlo naman sa kanya ay si Giannis Antetokounmpo, pang-apat si Draymond Green at si Joel Embiid with 15 points. So yun nga mga idol ang top 5 na prediksyon ng ESPN about sa Defensive Player of the Year. Sang-ayon ba kayo dito or hindi? I-commento nyo lang ang inyong opinion sa ating comment section. So yun nga lamang din mga idol para sa ating video ngayon at sa ating mga balitang NBA. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na mag-like at subscribe para nga sa mga susunod pa nating balitang NBA. So yun lamang, maraming salamat muli. Bye!